Hi guys, good morning. Ito na naman tayo ngayon. Mayroon akong bago na naman na video. Ginawa ko nung nakarang linggo na ang kulungan ng baboy ay nasa kabahayan. Maraming bahay sa kapitbahay. So kung makikita nyo yung baboy ko, nilipat ko lang kahapon. So ayan, ayan sila. Ngayon ang problema, kung siyempre mabaho to, kaya ang ibig kong sabihin, kung paano walang amoy ang baboyan para hindi maamoy ng kapitbahay, para hindi sila magreklamo. So ito na po, papakita ko sa inyo. Ito po yung kuan, video, yung ginawa ko kahapon po. Kung mapapansin nyo itong kulungan ng baboy ko, ayan o, may nakabalot na itim. Luna lang yan, yung luna na tag 65 pesos per meter. Yung sako na kulay itim. Pag gumamit po kayo, yung itong kulay itim, huwag yung kulay blue, kasi madaling masira yun. Ayan. Ayan. Kinulong ko siya, kasi dyan sa kapitbahay may mga bahay dyan marami. Ang ginawa ko po dito, bumili lang ako ng Guspurdos na cucumber kasi mas cheaper dito sa Zamboanga. Mura lang ang cucumber dito. So, itinusok ko lang sa lupa. Tinulisan ko yung Guspurdos. Ayan. Tinusok ko lang sa lupa. Ayan. Ilagyan ko lang ng frame. Paikot. Ayan. Ayan. Tapos ito, nakikita nyo, mayroong open space dito. May parang kurti-kurtina na yan. Diyan pumapasok kasi yung hangin eh. Bali, dito galing ang hangin. So, yung nakita nyo naman dyan sa kabila, naka-cover talaga yan. Yan, may bahay dyan sa likod niyang black backing na yan. Yan, napunta ang hangin dyan. Kaya dyan, kinuberan ko ng toto. So, yung baboy. Yan sila. Ito pong paggawa ko ng ano, ng tangkal. May proseso po ito eh. Papaliwanag ko po. Semento ito, di ba? Ah, ayan. Kung makikita nyo, mula sa lupa, kinukay ko lang yung ano, hanggang tuhod yung lupa. Tapos buhos kasi yan, paikot. Yung pinakadingding niya. Pagkatapos sa dingdingan, hindi mahaba yan. May tatlong divider yan sa gitna. Tatlo yan, na ganyan. So, bataas doon, banda. So, pag hugas ka ng tubig, babagsak dito kasi mas mataas doon eh. Tapos, lulusot yung tubig yan sa butas na yan. Unang layer yan, unang kwarto, mapuno, pupunta sa kabila. Pag napuno, pupunta sa kabila. Pag napuno, ibig sabihin, pag lumabas doon, wala nang amoy kasi kumbaga ang tawag noon, na-filter na dito yung amoy, kumbaga na ano na, natanggal na dito pa lang, matatanggal na yung amoy pagdating sa kabila, matatanggal ang amoy. Paglabas noon, wala nang amoy, aagos diyan po sa sapa. Yan, may sapa kasi doon, oh. Ayan. So kaya ka naman ipapaliwanag po sa inyo kung bakit puro ang ano, puro round bar, kabilya lang ang ginamit ko. Saka kung mapapansin niyo, mababa lang yung semento, oh. Saka nilagyan ko ng garas-garas yung guhit-guhit yung semento para hindi madulas yung baboy. Ayan. May mga guhit-guhit sa dyan. Para hindi madulas yung baboy. Mababa lang yung semento sa gilid para madaling makapasok ang hangin. Madaling mawala ang amoy. Tapos madaling matuyo kasi nahahanginan siya through and through. Ayan po. Sa ang atok naman niya, kung mapapansin nyo, ganun din, luna din. Luna din siya. Ayan o. Bali, ang frame nito, 2x2 lang din ito. Pero pininturahan ko to kasi nababasa tong gilid. Ayan, pinako ko lang yung ano, yung luna. Kung mapapansin nyo. Ayan, pinako ko lang. Paikot yan. Frame yan, paikot. Walang kahoy sa gitna.
Ayan, oh. Ito siya. Malambot lang siya. Pero tumatagal po ito ng more than 2 years. Huwag lang mapupunit. Kung mapunit man, ito tulad yan, may butas konti. Kasi natamaan niya ng welding eh. Yan, yung old sealant na ginagamit pang sealant sa motor. Motorsiklo. Lagyan niyo lang ho yan. Ayan. Kahit mapunit yan, halimbawa napunit yan. Tahiin niyo lang siya ng sinulid. Ganyan, tapos pahiran nyo ng all sealant, yung all purpose na sealant sa motor, tapos tumabas kayo ng luna na ganyang kalaki, itaplak nyo doon sa pinagtahian na may sealant yan, para magamit nyo ulit. So ngayon po ipakita ko naman yung medyo magulo pa kasi hindi pa tapos to eh. Natatapos ko lang ng isang araw. Pumunta tayo sa labas, ipakita ko yung tangke na ginawa ko para sa tubig ng baboy. Ito. Ito siya. Medyo against the light, sandali ha. Ito. Ito na siya. Yan. Oh, bali, 9 feet. Ayan. Napatong lang po yan sa kahoy. Yung kahoy, pinatong ko sa lupa. Pinatong ko yung bakal. Pero ito, hindi ko kakalawangin kasi hanggang fourth footing yan eh. Ayan. Lahat ng kanto, may kahoy. Ayan. Tapos, pinatong. Pero, i-level nyo yung platform niya, yung pinakipaa para yung yung tangke, nakalibel talaga siya. So, ito yung tubo na supply dun sa inuman. Yung sa nipple drinker na mga baboy, ito. Ito, itong tubo na to. Ito naman, mapapansin nyo, itong tubo, itong hose na to, nasa gitna, sa ilalim, di ba? Kaya ganito. Kasi lahat ng dumi, para lahat ng dumi, diyan papasok. Kasi ito yung panghugas ko sa mga baboy. Para walang mapundong dumi diyan, dito mo ilalagay yung panghugas mo sa mga baboy. Yung nakita nyo kanina. Ito na. Ito na yun. Ito na yun siya. Oh, so bubuksan mo to, panghugas mo lang kahit saan mo dalhin to, hanggang doon sa likod doon, pwede. Eto, malakas ang tubig to mga sir. Ayan oh. Ayan. Oh, itong hose ko, ang sukat nito is 3/4. Ito, itong hose. Eto, itong tubo na to, 1/2 yan. Tapos gumamit ako ng reducer. Ipinasok ko sa sa coupling na dos. Tapos mayroon na namang coupling na may thread na 3/4 para pumunta dito. Bumili ako ng bulb na 3/4 ito. So ito epoxy lang, epoxy yung ginamit ko, A and B epoxy. Ang A and B epoxy, ihahalo mo siya sa semento. So umbaga parang nagmamasa ka lang ng harina. Doon may mamasa yung semento. Pag ginilagay mo dito yung epoxy, hindi na siya umaagos. Kasi umaagos kasi ito eh. Pwede na. Salpak mo na dito. Okay. So, akyat tayo doon sa tuktok ng tangke para makita niyo yung babuyan ko. Yung itsura. Ito po yung kuwan. Tangke na binili ko. Bali, tinabas ko dito at saka dito. Kumbaga mapapansin nyo, wala naman tong bisagra. Merong konti dito banda na hindi naputol. So, pag ginangat mo, hindi yan maghihiwalay kasi may hindi pa naputol na plastic dito. Hindi pa naputol yan. Kaya nigaganin ko. Kasi pag pinutol ko yan, ito yung nandyan na natitira na plastic. Obligado maglalagay ako ng bisagra. Magkakalawangin yon kung hindi sa stainless.
At saka, gagastos pa tayo. Yung galing dun sa motor, ito. Galing dun sa bahay ko. Yan po yung bahay ko, kubo lang. Tapos kung mapapansin nyo, yung babuyan ko nandun. Yung atok niya, yung kwanluna na atag 65 per meter. Ayan, nakakulong siya, kinulong ko siya. Kasi may kapitbahay ako dyan, oh. Ayan, oh. May mga kapitbahay ako doon, meron pa doon. Ayun, meron pa doon sa kabila. Ayan, meron pa dyan, oh, ang dami. Oh. So, ito, ang gilid niya, oh. Ayan, magpapansin nyo. So, safe siya. Pero marami may nagsasabi na babuyan yan, mangangamoy yan. Pero yung tahi po kasi, mga sir, tinatanggal ko yung tahi dyan. Hindi ko sinasama yan paglagay dyan sa loob ng septic tank. Ihi lang dyan at saka yung pampaligo ng mga baboy yun ang pumapasok dyan. Yung tahi niya po, bibili ako ng drum na ganito. Hindi po nakakabili eh. Tapos, sa ganito kong drum ilalagay. Tapos, salagyan ko ng tubo para makompress yung tahi ng baboy para maging gas na panluto. So ipapakita ko yun sa susunod na video ko po. Siguro baka bukas bibili ako ngayon. Hello guys, yan po lang po ang masasabi ko sa kulungan ng baboy na ginawa ko sa ngayon. Sana nakapagbigay po ako ng idea sa inyo kahit na nandyan kayo sa maraming kabayan. Ay pwede po rin kayong mag-alaga ng baboy basta nasa tamang proseso lang. Sige po, maraming salamat sa mga nanonood. Abangan niyo po ang aking video na susunod, yung kung paano ko po ilalagay sa drum ang mga tahi ng baboy para hindi mangamoy. At ang tahi ng baboy na nasa drum, iko-compress ko yun, gagawin kong panluto. Maraming salamat po. Bye-bye!